sagot ninyo, paano ba kayo nakalabas sa Pilipinas? Pwede mo, pakitanggal sila. Mababait naman kami lahat dito. Huwag ka mag-alala. Sige, paano ka lumabas? Sakay po kami ng boat. Ha? Ano po? Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat sa saan? Dagat. Saan kayo galing? Saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang sa Metro Opo. Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kayo Mindanao? Mindanao. O doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi, galing ka dito Manila, paano kayo sumakay ng boat? Sumakay mo lang kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat o... Wala po. Tell us the details. Anyway, establish naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayo immigration records. Pakishare nila sa amin paano kayo lumabas. Para makorek namin yung mga Opo, mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa bahay. Tapos bahay. May suntok sa amin na isang sasakyan. Sakay din nila. Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then, saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa yung lugar. Siguro biyahe kami ng ilang oras. Hindi ko mga masabi. Ilang oras? Hindi ko matantas yung matagal din. Araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So, umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon? Hating gabi. So, isang buong araw kayo bumiyahe? Hindi po. Hindi siya isang buong araw. Kumaka siguro after dinner, 7:08, tapos ang lating namin hating gabi na po. Ah, so mga 5 hours by van. Tapos anong... Hindi ko sure kung tama pa kasi hindi ko maano sa oras po. Madam Chair? Tapos just one more follow-up and then before SP Pro Temp. Anong klaseng boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Maliit na puti. SP Pro Temp? Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sasakyan, di mo alam. Hindi po. Ilan kayo ron sa van? Po? Ilan daw kayo sa van? Tatlo po. Tatlo? Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Edad? Sabay pala kayo ni Alice, lumayas. Sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. At yung pagbiyahin nyo ni na Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe ko kayo mga 5 oras, dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan, hindi. Hindi Pangasinan ang inabot nyo? Kasi Manila, tapos nampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar. Lagpas kasi pa ng Pangasinan? Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyong barko? Diretso kayo Malaysia? Hindi from po. Pilipinas? Saan? May palit. Ha? May palit yung mas malaki pa. Ilang oras kayo nung maliit na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras nga? Siguro... Hating gabi kaming sakay, tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung malaking barko? Pero hindi pa masyalo kita yung... Yung malaking barko, ano siya? Pasaheruan, cargo ship, o fishing ship, or... Yate. I-describe mo, yate. Yung luxurious yacht. Ano siya? Yung malaking barko? Fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi ako malo. Fishing ship, dahil may nakita kayong mga lambat at mga isda? May net na panghuli ng fish. Tapos yun na. Dumating na kayo ng Malaysia from through that boat. Ng Opo. Malaki. Malaysia kayo dumating o Indonesia? Ulit. May sasakay pa ulit. Ha? May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko. Anong description ng isang barko na yung pinalit? Yung maliit naman na palang kulay. Tapos? Blue or green. Yun na. Diretso na kayo Malaysia. Opo. Miss Sheila at mga kasama, gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning natin dito sa ating hearing. Siguradong babalikan namin ang pagtatanong sa inyo, Miss Sheila. Gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning. Pagkatapos ng chair ng subcommittee in order of arrival, si Sen. Sherwin, si Chair Coco, Chair Rafi, Sen. Doroy, SP Pro Temp Jinggoy
at San Joel. Sorry, Madam Chair, nauna ako ha. Okay, it's okay, Senator. Ay, dagan. Okay, sorry, Madam Chair. Babalikan po Madam natin Chair, yung order po bang i-clarify question and San Joel. Lang? Yes, just before we go back to the Chair's question. Just one thing that I'd like to clarify from our resource person. Sorry, San Joel, just before you ask your question. I'm not going to ask questions. It's just to clarify what she said. Just before your clarification, follow up lang dun sa tanong ko kanina, Ms. Sheila, sabi nyo hindi Pangasinan ang inabot nyo. Sambales kaya? Hindi ko alam eh. Okay. Yung lugar kasi sa buo Pilipinas po. Okay, balikan namin kayo mamaya. San Joel, Sheila, kasi kanina binanggit mo, magkakasama kayong tatlo, ni Wesley tsaka ni Alice, po, dun sa bahay. Opo. So, magkakasama na kayo na pinuntahan noong van sa bahay. Saan tong bahay na ito? Sa farm po. Sa farm in Tarlac. Po. Tapos, sabay-sabay kayo mula sa Tarlac, mga 5 oras napunta kayo ng Pantalan, tapos sumakay kayo ng maliit na white boat, sabi mo. Yung white boat na yun, mga ilang tao kayong nandun? Estimate lang. Hindi ko masabi. Sa ilan kayo? Oo. Hindi, ilan ang kasya dun sa boat na yun? Maliit lang eh, sabi mo. Oh, maliit lang po. Kaya nga, ilang siguro tao lang? Siguro kasya... 10? 10 o... mga ganyan siguro. Hindi ka makakatayo, makalakad-lakad na gano'n. Kasi maliit lang, di ba? Tapos after 5 hours, sumakay na kayo ng malaking boat. Opo. Yung malaking boat na yun, ilan na kasya doon? Malami. 100 na kasya? Malami po. Oo, kasi yun na yung pumunta ng Malaysia. Po. Okay. Salamat, Madam Chair. Salamat, San Joel. So, yes, Chair Coco. I'm a lawyer. I'm fair with my companeros. Attorney David is raising his hand. So, if we can recognize him, ano ba, what does he want to raise? Yes, Chair. I was about to... recognize Attorney David na nagsasalita dito dahil isa rin silang resource person. Briefly, please, and then babalikan po ng chair your order of questioning. Attorney David. Please, considering that the resource person is already subjected for inquest before the National Bureau of Investigation, DOJ, in this interest of fairness, Your Honor, may because she is waiving her right against self-incrimination, I was discussing this with her earlier, but in fairness, may we at least request for an executive session as to the manner and how she left the country? The chair will act on that at the proper time, Attorney David, pag binalikan namin si Ms. Sheila for questioning. Well taken yung point at saka yung request. Yes, and may I remind all of us na kapag may abogado tayo dito na counsel, or counsel din ng ibang resource person, actually, hindi namin sila pinasasalita. But, of course, you are allowed to speak dahil kayo rin po ay resource person sa hearing na ito. Attorney David, the chair will return to your request for Ms. Sheila at the proper last time. Word, apparently, yes. She might not know that she might be incriminating herself. For the, in fairness, Your Honor, at least your executive session, Very well taken, Attorney David, and the chair will act on it at the proper time pag binilakan namin si Ms. Sheila para sa mga tanong. Madam Chair, the chair, very last intervention at this point po, yes, Senderoy, last kasi time. Pagkatapos ni Senderoy, babalikan ko po yung order of questioning at uulitin ko yung tanong sa ating mga ahensya, ano ang teorya nyo ngayon, kung paano nakaalis sina Ms. Alice at yung party niya sa Pilipinas. Senderoy, Madam Chair, last po. Unless the objection of the lawyer of Sheila Go concerns national security, maybe I will advise this committee to go on with the executive session. But very important kasi yan dahil dyan tayo palaging na lulusutan ng mga kriminal na lumalabas sa ating bansa. Kailangan malaman yan ng lahat ng publicly malalaman yan ng mga kababayan natin. Pero makatulong sila, paano natin maiwasan yung ganun bang sistema? I think the case of Ms. Sheila Go does not concern national security. Bakit kailangan natin mag-executive decision, Madam Chair?